guys! Welcome to another vlog! So, sa vlog na to, bibigyan ko kayo ng tour sa aming condo apartment. So, nag-rent kami dito for 1 year and 6 months na. And, sad to say, lilipat na kami. Aalis na kami dito. I love this place so much. At first, mahirap siyang iwan. Pero, alam mo yon, may mga tawag ng pangangailangan na kailangan nating i-meet. So, yung reason na yon is magsa-school na si Yana. Kailangan namin lumipat sa bahay na mas malapit sa school niya. Kasi, pag naghahatid sundo kami, lagi kong kasama si Mia. So, alam mo yon, tag-ulan. Ayoko naman na mag-go through sila with all that hassle. Dahil lang gusto ko mag-stay dito. In order to move forward in life, you gotta let go. Hindi ko mat... Ang ganda nitong place na to, talagang... Pero itong condo tour na to, ito yung bahay namin on a day-to-day basis. So, I've accepted the fact na hindi talaga siya laging shiny, shimmering, clean. Kaya, huwag kayo masyado mag-expect na pang home magazine tong bahay. Pero, this is home. This is our home. Ito yung unang tahanan namin na bumukod kami ni Mac totally, na kami lang talaga dito kami nag-grow as a parent, as a married couple. Malayo kami totally sa relatives, so ang daming memories dito. Talagang dito lumaki si Mia, kita mo yung alam mo yun. Pero yun nga, basta itutour ko na lang kayo. Charot. Iniisip ko lang, mas excited ako na magsa-school na si Yana more than iiwan namin itong bahay. Pero kasi talaga, alam mo yun, sobrang... Anyways, okay, let's do the tour. Let's tour na tayo! Okay, so we're gonna start here sa aming kitchen. Ayan ang aming humble kitchen na may hugasan pa, di ba? And ang husband ko ay isang beta hobbyist. So, nabibreed siya ng fish. And ito ay baby brine shrimp. Yan ang niluto ko for today. And this is our pet, Angelo. And may mga beta sa likod. Tapos, ibang tools ni Papa for the fish. Ayan ang door. Scooter ni Yana, dyan nakapark. Hanggang dyan lang yan kasi dumihin. Ang breaker, ang lalagyan ng keys, then ito na yung kitchen, CR. Okay, ito yung stove, electric stove. Ayan, so ang stove, ang pag hindi namin ginagamit, ayan no, may mga label naman yan eh, kung range hood, ganyan. Pag hindi namin ginagamit yung stove, pinapatay namin siya. Actually, lahat pinapatay namin pag hindi namin ginagamit to save energy. At the same time, kasi itong mga bata umakit dito kasi DJ ka lang sila. Feeling nila DJ sila, so ganyan-ganyan. So, natatakot kami baka mapasok sila sa plate. So, kailangan laging nakapatay yan. And it saves you 20% of energy. Kasi di ba pag naiiwan na nakasaksak ang isang appliance, nagko-control pa rin siya ng energy. So, ayan. So, ang bukas lang natin is, ayan, nakataas lights, yung saksakan, and aircon. Okay. And then, next naman, ayan. Itong, ayan, lalagyan na namin ng mga basic na kailangan. Rice cooker, kettle plate, mga strainer, ayun, pang sarsa. Meron lang kami dalawang pan. Isang pang mga sabaw, adobo, ganon. Tapos isang mga pang prito. Ganyan. Papang. Mia, anak. Tapos yan, yung mga plates, bowls. And then, dito naman yung aming lalagyanan ng shoes. Actually, cabinet pa rin yung lalagyan namin ng shoes sa lilipatan namin. Pero may nakuha akong idea na mas maganda yung ano. Kasi syempre, ang pangit tignan pag ganyan. Tsaka hindi siya organized. Tapos, ayan. Then, nandito naman ang aming trash can. Mga gamit sa bahay, vacuum, basahan, tissue, plastic.
Okay, yan. Anak, anak! Naku, nagkakalat yung anak ko. Wait lang, ha? Next, ito sa taas. So, nandito yung mga stocks namin ng toiletries. Ayun. And then, tools. Ito, nebulizer. Yan. And then, ito naman ang pantry. Yeah, pantry. And then, yung mga baso pag may bisita. Ayan. So, mamimiss ko to. Ang aming ref. Small ref lang siya. Rutas. Oh, di ba? Pwede na kami magtayo ng pharmacy dahil sa mga gamot ng mga bata. Tapos freezer, mamimiss namin mag-defrost ng ref. Tapos ito na yung workstation namin ni Mac. Ito yung lalagyan na namin ng books, printer, books again, ayan. I'm currently finishing covering Yana's books. Tapos ang TV, ganyan lang, very functional lahat. Lahat dito sa bahay, gamit na gamit. Walang left out na ano. Ayan, electric fan. So, ito naman living room. So, yan, itong table na to, ito na yung study table namin. Yan na yung study table, dining table, lahat na, meeting table. Tapos ito, sofa bed. So, pag every weekdays, dyan si Papa natutulog para hindi siya ma-istorbo. Kasi minsan yung mga bata, napapabasa pa sila ng books or hindi pa sila ganun inaantok. Eh, si Papa kailangan niya matulog na maaga kasi may pasok siya maaga. And then, ito, kakabili lang namin ng washing machine. Ang ginawa ni Papang... Yes, anak. Ginawa ni Papang house ni Yana. Tapos, ayun sa loob. Nandun yung mga toys nila sa basket. Ano ba yan, anak? Ayan. Bahay-bahay yan. Tapos, ito naman, mga i-dispose ko to. It's either sell, donate, or throw. Mga gamit yan na hindi nadadalhin dun sa lilipatan namin dahil mas maliit. Ito, wallpaper. Dinikit lang namin yan. Hindi pa nga siya tapos. Tatanungin pa kasi namin landlord namin kung gusto ba niyan tapusin namin or i-remove niya ba yan and for repainting na lang. And then, ito ang aming room. Diba? So, naglagay kami ng brick foam sa wall para untog-proof. Kasi pag nagkaharutan yung dalawa, lagi sila nauntog. So, naglagay kami niyan. Ang lakas maka-Scandinavian, di ba? Tapos yan ang... We have a split-type aircon. Centralized na siya. 28 square meter house. Yan yung... Actually, mga damit ng mga bata, pull-out talaga. Eh ngayon, hinirap ni Papa kasi yung ganito. Ganito ng mga bata para sa mga fish niya. So, pinalitan muna namin. Mas mataas, hindi ko siya mapasok sa loob. Kaya, dito muna. Pero yan, yan lang yung mga damit ng mga bata. Ayan, medyo magulo. Tapos towel. Nandiyan nakasabi towel sa gilid ng cabinet. Yan yung cabinet namin. Ito ang aming humble cabinet. Yan mga office attire ni Papa. Plancha. Yan, yan yung mga... damit namin. And then, sa gilid naman niya, ayan, toys yan. Excess toys. Kasi pag hindi nakatabi, kinakalat lang nila. And then, ayan yung mga lotion, mapabango, toys ulit. Tapos yan, files, diaper, carrier, ayun, books, and books, yan. Kung nanonood kayo ng vlog ko, alam nyo naman na hilig kong turuan si Yana or yung mga bata. I love to teach them. Okay. So, balik tayo dito. Dati, hindi ko pinapakita yung view ng house kasi madali lang kami malolocate. I want to keep our place as private as possible. Though, feeling sikat eh, no? Pero, alam mo yun, kasi lalo na kahit nagbablog kami, we still want to be, a private people. Pero ngayon, dahil lilipat naman na kami dito in a few days, papakita ko na ganito ang aming view every morning. So, diba, ang ganda. Gusto ko yan eh, yung parang nature. Minsan, pag-stress ako sa bahay, alam mo yun, you just have to reconnect yourself sa nature. And then, ayan.
sa gabi kami nagsasampay. O nga pala, hindi ko pala na-tour yung CR. Kasi bawal talaga magsampay dito. So, gabi kami magsasampay around 8 o'clock. Then, aalisin na namin ng mga 5 in the morning, 5 a.m. Basta pag maliwanag na wala na. So, sa umaga, ganyan ang itsura ng curtain. Then, paggabi na, bina-blackout ko na yan. Ganyan. Para hindi pa rin kami kita. So, dun naman tayo ngayon. Then, ngayon, itutour ko naman kayo sa CR. At yung anak ko, hi anak, anong ginagawa mo? Kumakain ka? Sige, kain ka lang ng kain, ha? I love you. O, ngayon, itutour ko naman kayo sa aming CR. Ayan, dito na kami. Ayan, automatic washing machine is live. Talagang... Oh, and then, laundry bin. Sobrang, ayan, yan ang aming munting CR. Diba, may Skyflex pag nagutom, habang nadiligo. Ayan. So, may ganyan pa din, lalo na ngayon, si Yana, tinuturuan namin siyang maligo mag-isa. So, may mat, may sariling mat, para hindi sila, para rin sila madudulas, para, alam mo yun, save time. So, yun. So, as you notice, ano, well, I find, para sa akin ha, we're adopting the minimalist style of living kasi na-experience namin maraming gamit. Nakakapagod maglinis, sa totoo lang. Alam mo yun, nauubos na yung oras mo, yung energy mo sa paglilinis.